guys, we just arrived here in Hong Kong, finally! So, the time now is 12:33. I think medyo naset pa kami ng 1 hour because yun nga, because of the flight delay. Due to the airplane change, so ngayon papunta na kami dito sa may MTR para daling kami sa next station. Sa kailan tayo, guys? Kung matayin mo, mabilis lang tong train ride na to. It should take about like less than 1 minute. Nasa transfer desk ka tayo, E1. Ayan, so andito na kami sa M1. So for the transfer desk, one more station, which is E1 and E2. So saglit lang dito, guys. Ayan, so naka-exit na kami ng train. Akyat lang kami ng platform to take us to the transfer desks. Ayan, so andito na kami sa may immigration. Good thing we had the embarkation card filled out. This embarkation card filled out earlier. So, hindi na kami kailangan mag-fill out dito. Hanap na lang kami siguro ng counter na medyo onti lang yung tao para mas mabilis kami makalabas. Ayan, so done na kami sa immigration, guys. Sobrang bilis. It's just like 1 minute. So, after na immigration, bibigyan kayo ng parang slip na ganito. So, hindi siya sticker eh. Parang slip lang talaga siya eh. So, I was initially thinking kung kailangan ba itong stick, pero wala, paper lang talaga siya, so I guess we should keep it. Kaya we got our baggage na in a buy. Siguro mga 5 minutes lang, kuha na agad namin yung baggage. So ngayon, bili na kami ng ticket for the airport transfer connecting to the city. So ayan guys, nakabili na kami ng ticket to the city. It's about 170 HKD. Dito rin sa station na to, pwede na rin kayong bumili ng Octopus card. So it's 100 HKD per Octopus card. So ayun, we bought 2 na. Para, tas loloadan na lang namin siya sa mga MTR stations. The train tickets, guys, sabi ng iba, mas mura daw pag bumili ka sa Klook nung transfer to the city as well as nung Octopus card. Pero we'll see ha, i-validate ko siya pagkabalik ko sa Philippines. Kasi dito at least, it's very convenient. You don't need to go to any other booth. Diretso ka lang to get it from the train station. So after nun, hanap naman kami ng Wi-Fi rental. Pwede rin namang SIM card. Yung cellphone ko kasi nakalock pa siya. So hindi ako pwede mag-eSIM. Pero yung sa partner ko, pwede naman. So baka either mag-eSIM na lang kami or mag-Wi-Fi rental. Whatever is mas mura, yun na lang yung kukunin namin. Hindi naman kami masyadong ma-data usually talaga pag nasa overseas kami. We just usually use it for Google Maps. So ayan, asan tayo, saan may Wi-Fi rental dito? Kasi in fairness, ang daming masarap na kainan dito. Oh. So kung hindi lang kami kailangan mag-check-in sa hotel, baka siguro kumain na rin kami dito kasi actually nagugutom na ako. Huling kain ko pa was like 4 a.m. So dalawa yung nakita namin na Wi-Fi rental. By the way, this is sa may exit A, itong U-roaming. Tapos yung isa naman is itong Wi-Fi BB. So ayan, nakapila si BB to get our Wi-Fi packet rental. Hindi naman namin in-scout talaga kung alin yung mas mura or saan yung mas maganda. Mas marami lang kasing tao dito sa Wi-Fi BB compared to the other one. Kaya ito yung pinili natin. Ayan, so ito yung race siya, guys. We got the 4 days, 180 HKD. And then, meron siyang 1,000 deposit and they only take credit card. So please take note if you're going to do your Wi-Fi rentals. Pero unlimited data naman siya. After 1 gig daw, it will slow down. Pero I think that should be okay. Again, hindi naman kami heavy data user. We normally just take it, you know, for Google Maps to go from one location to another. And then we also, you know, just browse social media if ever nasa way kami. So I think this should be fine. Wi-Fi is also good for, you know, around 5 or 6 people now. So if you're traveling as a group, I think this is a great option. They are open daw 8 a.m. to 7 p.m. and then just in case na sarado na sila, you can just leave the routers daw doon sa may return drop box, which is that one. And then in terms of, you know, crediting it back to your credit card, you can get it immediately if nandito raw sila. But just in case daw nawala sila, yun nga, once they confirm that they have received the modem, they will be releasing it from your credit card. So technically, hindi pa talaga kayo charged now. So yun guys, itong U-roaming is only 55 HKD per day. Tapos ang deposit niya is 500 lang. Maximum of 5 devices. So maybe that's another option that you want to consider. Again, siguro nabudol kami, hindi kami doon pumila kasi nga wala masyadong tao. Doon kasi sa kinuhaan namin, marami kasi nakapila kanina. So that's where we went.
Hala guys, oh, may parobot. So ito, dito na kami nauwi sa ramen tongkotsu. By the way, gutom na kasi ako guys. So this is where we will have lunch kasi 1 hour daw yung ride going to the city. So kain muna tayo dito. So ayun guys, joke lang pala. Walang maupuan dun sa restaurant. So we decided to look for something else. So, ito yung nakita namin sa my Pratamanger. Nag-light snack lang muna kami. So for this one, I am having a sandwich muna saka water lang. Tapos siguro nga, pagdating na namin sa city, doon na kami kakain ng maayos. So, panawid gutom lang muna ito in the meantime. And then, if you guys are curious, I got yung chicken avocado for 28 HKD. And then, for the water, it's just 17. So, yun yung mga presyo niya, guys. I-check yung 7-Eleven din pala kanina. Actually, pwede naman doon, kaso wala kami makitang upuan sa ang daming tao. So, we decided to, yun yan, check na lang here sa Pratamanger. Masarap naman dito. So guys, ito yung NTR ticket. And doon na kami mag-lunch or mag-snack rather. So now we're going to the city. Let's go! Okay, so ayan, papunta na po tayo sa NTR via Airport Express. Ayan guys, so kakaalis sa ng previous na NTR train. So from what I know, every 5 minutes naman merong next train. So we are currently here dito sa may airport. Next na station na dapat namin puntahan is yung sa Hong Kong station. Last time na nandito kami, doon kami sa may Kowloon area. But this time, sa may Hong Kong district na kami stay. Ayan, so the MTR has started and then just a little bit of story time guys. This is actually our second time here in Hong Kong. The first time that my partner and I were here was 10 years ago. And this is actually the first country that we went to on our first ever international travel. During that time, nag Hong Kong and Macau kami. And I can still remember going to Disneyland and taking the ferry rather to Macau and then exiting from there, going back to the Philippines. In terms of pocket money, I have about, if I'm not mistaken, around 70 HP as no pocket money. I plan to use my credit card as much as possible, pero just in case na kailangan ng cash, at least I have HKD. And then, ayun. Sabi dito pala sa MTR, it takes about 24 minutes to go to the city. And mabilis din naman yung train carriages. So, I'll see you guys in 24 minutes. Okay, so andito na kami sa Hong Kong station. Transfer lang kami ng Island Line. And then I think from there, mga 2 stations lang. And then we should be in Wan Chai. And then from there, walk na lang. And then we should be in our hotel na. Ayan, so waiting na lang kami for the MTR to arrive in 2 minutes. And then guys, just be careful. And be mindful pala rather. Meron kasing mga particular na exits or entrance ng train na for EWD or disabled. So double check nila kung saan kayo pumipin na. Kasi iba, hindi rin nila napapansin. So, ayun, double check nyo lang. Nga pala, pag mag-exit kayo sa MTR, meron talagang specific na labasan na mas malaki yung parang space niya. So dun kayo dumaan kasi kami, nasa kami kasi syempre dala nga namin yung baggage namin. So, okay, so here na tayo sa hotel namin, Aki by M Gallery. So ito siya guys. Maliit lang naman siya as expected from all Hong Kong hotels. Pero carry na to kasi syempre of course hindi naman kami lagi andito rin sa hotel, so we will be most likely touring around. So ito siya yung CR niya guys, sliding door siya. Ayan. Ayan. Tapos mga hotels. Ito siya guys, ito yung view namin. So centralized daw siya lahat. So ayan guys, nakasettle na kami sa room namin and we're out looking for a place to eat. Siyempre, snack lang yung kanina so medyo gutom pa. I love the weather here in Hong Kong right now. I think siguro nasa 20 lang to. And alam mo yun, iniisip ko nga kung magja-jacket pa ako mamayang gabi. Pero overall, hindi siya nakakahulas. So bearable yung lamig niya. Hindi ko alam kung kailangan ko pa mag-warmer mamayang gabi. So I'll let you know. So ayan guys, we found na a place to eat. Siyempre dito sa old entrance kay McDo. So I'm having honey barbecue crispy thighs. In-add-on ko lang twister fries. Upgrade pala rather. Tapos iced Okinawa, brown sugar, bubble milk tea.
So yun siya, 66. Feeling ko nasa anto, around 420. So, not bad. Wala silang rice meal eh. So, eh, syempre kailangan ko ng protein. So, chicken tayo. Ayan, so, andito yung order natin for the crispy thighs. Hindi malamig yung ano, yung twister fries. Hmm. Pero kain muna kami, guys, ha? Guys, ito yung chicken nila, oh. Sobrang liit. So, yes, I know 2-piece siya, pero... Wala lang. Nalita lang ako sa sir. Akala ko maliit yung serving natin sa Philippines, pero ito, mas maliit pa siya. So, you know what to expect pagkakain-kain nito sa akin. Ayan, guys. So, nag-Mannings muna kami. Ito yung parang version nila ng Watson's dito sa Hong Kong. So, meron akong product na Trinay, which is yung sa Pro Olay. So, try natin siya kasi wala pa ako nakikitang ganyan sa Pilipinas. And alam niyo naman, kapag wrinkle, dapat kinupuksan na yan. Also, gusto ko rin itry ito. Nakita ko ito nung nasa Taiwan ako kasi hindi ko pa siya binili. So, this one, yung Anessa. So, ayan. I've been hearing good things about it. So, gusto ko siyang itry. Sakto. Paubos na kasi yung sunblock ko. And finally, dito, gusto ko rin itry yung The Ordinary. So, try natin yung retinol in 1% squalene. Squalene. Basta yun na yun. Alam niyo na yun, guys. Ikaw ako ang gwapo niyo. Ayan. Eat muna kami dito sa Hong Kong. At dahil 10 years na niya kami loko. Ayan. So, ikot-ikot daw muna kami bago magpahinga na onte at bago bumalik sa hotel. So, ikot-ikot muna tayo dito sa my Wan Chai area. Tingnan natin kung ano meron pa dito sa immediate area natin. Para at least, kung magutom or kailangan man ng tubig or pagkain matagi, meron na kami makita. Guys, itong napuntahan namin, very tito, very tita levels. Ayan o, parang puro siya gamit sa pambahay. So kung gusto niya mag-shopping ng mga gamit sa pambahay, punta kayo dito sa Wan Chai, guys. Guys, ito pala yung nakita na natin. So dito tayo dapat pala kumakain. Baka dito may rice, guys, para hindi tayo gutom agad. Okay, so nahanap na namin yung pag-gyman namin, which is yung itong Anytime Fitness Wan Chai. So tingnan natin siya, guys. Para at least alam na namin yung gagawin namin bukas. When we start our day after breakfast. And guys, kita na natin. So hindi siya close. Nakalagay kasi sa Google Maps, close siya. Pero, ayun o, marami naman tao sa loob. So at least, ano na namin gagawin namin ni Ken tomorrow. So ayan, gabi na guys. Nakapag-rest up na kami and freshen up na konti. So lakad-lakad kami. First agenda for tonight will be to go to Apple sa may Causeway Bay. So try natin siya. Hanapin. Gusto ko rin pumunta ng DJI to check yung Mini 4 Pro na drone. Saka yung DJI Lav Mic as well. Ayan guys, so malapit na tayo sa my Kowloon area. This is actually one of the famous areas where people stay kasi madami naman talagang pwedeng puntahan dito. Saka yung mga hotels na namin, magaganda rin siya. So later, madadaanan natin yan. Let's explore that. Dito na tayo sa Kowloon area, guys. I was expecting a little bit busier compared to Singapore or Thailand kasi kasi ito sa parang medyo city center. Pero parang asap na medyo chill lang, hindi pa ganun kadaming tao. Maybe because nga it's a weekday, so baka people are not yet out. Minutes walk pa tayo papunta ng Causeway Bay. Pero that's okay kasi ayan, napag-sightseeing tayo. Maraming mga shops dito. Kung maghahanap kayo ng something na medyo mura na pwede i-outfit dito sa Hong Kong, pwede rin kayong dumaan dito sa may Holy. Ayan tayo ngayon sa famous Times Square area, guys. So, ayan. Itong trando, try namin sumakay tomorrow. So, try namin dumaan dyan sa mall na to later on. Pero nga, nakapunta na kami dyan 10 years ago. Pero we'll try to drop by again just to see if anything has changed. So, tingin-tingin muna tayo ng watch. So, hanap kami kung meron tayong stock. Unfortunately, wala. Ang hirap talaga maghanap ng ano, no? Ng Omega's watch na collection. Baka rin gusto. Actually, maganda siya. Okay, so next up is one of my favorite places in the whole wide world. The Apple Store. So, tingnan natin kung meron siya makikita as a gift for himself for this year. Let's see. So, syempre, nakita na namin agad yung gusto namin. So, if you will buy one, which color would you get? Ako, I'm leaning towards the silver. Or yung blue kasi parang medyo pambata. Eh. So, parang mas trip ko yung classic na sila. Ayan, bagay pa guys. In fairness, wala talaga akong marinig.
Ganun siya ka ano, ka noise canceling. And maganda talaga ng sound. So, iniisip ko lang ako lagi kung gagawin. Tayo ng watch bands, guys. For yung iWatch na. Parang hindi ko nakakita yung metal na favorite. Try ko magtanong siguro. Ako yung papapiliin guys, yung color yung mas trip. Ano talaga? Silver, blue, or black. Tapos, kailangan ko nalang maghanap doon ng lightning to PRS cable. Para just in case, kailangan ko mag-monitor ng sound sa laptop ko. Yun ang pwede kong ganito. Ayun, pag-isipan muna namin siya guys. Pero mas mura siya. Kasi magkano siya dito? 33. Kasi dito parang, 33K. Sa Pinas kasi nasa 32 lang siya eh. No, nasa 40 plus. Talaga ba? Kasi from what I know, nasa 30, nasa 32 yung ano, AirPods back sa Pinas. So dito around 33K. So pag-isipan muna namin siya, if ever man nabibili namin siya, what's good is that may nakita rin akong lightning to TRS cable kasi kailangan yun for if ever man na kailangan ko mag-audio monitor. So, next stop namin is to go find the DJI store. So, eto, itong bakehouse na to is quite famous. So, obviously, pinipilahan siya. Ayan siya. So, ang tawag sa kanya is bakehouse. So, sana meron pang egg tart kasi gusto ko talaga siyang itry. Pero if not, any other dessert siguro. Or pastry. Dessert tuloy, pastry. So ayan, we tried yung bakehouse donuts. I got yung choco hazelnut. Ayan, so apple donuts. So try natin siya guys. And we'll let you know. So try natin siya guys. Sorry naman Coach Luis. Surprisingly, hindi siya ganun katamis. Kasi siguro hindi ko pa natitikman yung hazelnut sa gitna. Pero masarap siya, ah. Yan. Ito is the apple donut. Apple donut. Ito man, lasang sa may apple, guys. By the way, yung sa akin, 38 HKD. Ito. Same. So, 38K HKD sila. Gusto lang nga, ma'am. Okay, so ito na yung chocolate, guys. Ito na pala siya. Kaya pala hindi siya... I take it back. So, tikman na. Kung gaano nga siya katamis. Pala. Ah! Guys, gusto lang namin siya guys, tapos punta kami ng DJI store. Kaso pala guys, nagtataka ako. Aside from my jowa, ba't pala pa ako masyado nakikita ng guwapo dito sa Hong Kong? Am I in the wrong place? So, asa na ba sila? Baka naman may mga Hong Kong cuties and daddies sila. So, labas-labas na kayo para masilayan naman namin kayo. Guys, try naman natin itong, ano ba ito? WWWTC Mall. Sabi kasi sa Apple Maps, meron daw dito ang DJI. Try natin ito. If not, try natin doon sa may isa pang location. Pero baka doon mag-MTR na kami talaga. So ayun, fail siya. Outdated na si Apple Maps. Walang DJI dito. So we'll just try na yung sa may Nathan Road tomorrow to see. Hanap lang kami ng kape kasi inaantok na si Ken. Okay, change of plans. So, puna na rin kami na Nathan Road, punta na kami ng DJI. Dapat kasi mag-AIA Carnival kami, kaso sa Radish. Okay? So, we'll go there na. And then, baka doon na rin kami mag-dinner.
Ayan, punta kami ngayon sa may Causeway Bay Station, tapos Island Land, tapos Chuan Line. So, from Causeway Bay Station, Admiralty Station tayo. Tapos from there, alis tayo ng sasakyan. Dito tayo sa Chuan Line. Parang hirap kasi ganun. Dito tayo sa Chim Cha Chui. Hirap talaga niya ito, para siyang tongue twister. Pero, ayan, again, one of the famous destinations along here, Hong Kong. Marami ko kasi makikita ng ganito dito. So, and masarap yung mag-shopping. So, ayun. Walking towards DGI, 3-minute walk. Pero sana maabutan namin kasi nakalagay doon, closing bell. So, laban lang na, boom. So guys, andito na kami sa DJI and surprisingly, same lang talaga yung price niya from what we have in the Philippines. 24. Tapos, I was asking or I was hoping na mayroong tax refund, pero wala daw. So parang ano pang point kung bibili na ako dito, diba? If ever nasira pa, yung warranty pa niya. So siguro I'd rather, siguro if ever man sa Pinas na lang doon kung ganoon din. Or very minimal lang doon, changes in surprise. So, ayun, sad lang kasi wala lahat. Or I mean, same lang talaga siya halos. So, wala yung DJI Love Mic na hinahanap ko. Wala rin sila nung ND filter set na gusto ko. Tapos, halos lahat talaga, same price lang siya. So, might as well talaga sa Pinas na lang ako bumili. So, ayun, ito lang daw yung DJI store dito yata sa Hong Kong. So, sad. Ayan, since fail tayo, ikot-ikot na lang muna tayo ngayon dito sa Canton Road. Tingin tayo kung ano pwedeng ma-shop pa. Tapos hanap na rin tayo siguro ng makakainan natin, guys. Tapos siguro baka after nito, uwi na rin. So ayan guys, hindi na po siya nakatiis. Bumili na po talaga siya. Pinag-iisipan namin kung blue or black. Pero we ultimately chose blue. Maiba naman kasi ang dami ko na nakikita naka-black. Tapos bumili na rin ako ng lightning to TRS cable. Para magamit ko siya for monitoring purposes. So parang overall, nasa 35.6k siya. So, not bad. O ano masasabi mo? Happy birthday! Thank you. Ano? Yun lang? Thank you lang? Thank you. Thank you lang. Thank you. Dapat times to yung ano ah. Thank you. O yan, unbox mo na. Go. Woo! So you can test it. So ayan, unboxing po tayo guys. So, feeling ko deserve ko ng times 2 ng price niyan ha. Feeling ko lang talaga. Ayan, ganda. In fairness. Love it. Ayan in a span of less than 6 months, naka Apple Watch Ultra 2 na siya, saka naka AirPods Max ha. So ayan siya guys. So, oh, happy kid siya. Hindi na siya makausap. Ayan, naka noise cancellation kasi. So, Ken. O ayan, hindi na tayo marinig. So, dapat times 2 yung marireceive ko. So, alam na natin yung presyo nito guys. So, feeling ko dapat mga worth 80k siguro. So, feeling ko isa tong drone saka isang gimbal. So, ayan, kailangan ko na siyang marireceive anytime soon. Thank you. Para po to sa ano, sa business natin. So guys, dala kami sa Apple. Now we're off to Avenue of Stars. Doon tapos na yung Symphony of Lights. Pero, gusto lang namin maglakad-lakad. Pero mag-aanap na rin kami ng makakainan for dinner. So ayan, andito pa rin tayo sa may Canton Road. Dala muna tayo sa Longchamp kasi may hinahanap siyang bag. So ayan guys, andito naman kami ngayon sa Lini. May hinahanap siya na shoes pang volleyball daw. I think Wade Shadow 10 ata, pero out of stock na. So let's see kung ano yung napili niya for his volleyball. So yun, 6k lang daw siya, not bad. So ayan, tingnan natin kung bibili niya guys. So ayan, kung naghahanap pala tayo ng cute na ka, pwede na ito si Puya. Thank you. So, lakad-lakad na tayo guys. And syempre, ayun, daming luxury brands. So, syempre, nasa Canton Road kasi tayo. So, ayun pala guys, I initially thought lalamig siya sa gabi. Pero right now,
wala. Ito, tinanggal ko na nga yung jacket ko eh. Kasi naiinitan na ako. So, iniisip ko na lang paano bukas kasi yung forma ko, naka-overshirt ako. So, hindi ko alam kung paano gagawin ko. Sana hindi ako mainitan. Or at least, ganda na lang. Bahala na. So, yeah, malapit na tayo sa Avenue of the Stars. Buti pa sila nagpipicture-picture. Pero onting lakad na lang. Ayun, Avenue of the Stars na tayo. Let's go! So, ayan, nandito na tayo sa Avenue of the Stars, guys. Sa mga hindi pa nakakamunta, this is what you see. Papaikot siyang ganun. Later on, meron tayo makikita dito na parang mga statues. So, this is how it looks like at night. Yung iba kasi usually pupunta dito kapag umaga or hapon. Kasi yun yan, mas maganda rin kasi yung sunset dito. So, dito rin yung sakayan ng mga ferry. Kung gusto mo mag-cruise. So, ayan siya. Yung loading stations are in dock. So, ano kaya to guys? Pinipilahan siya oh. Dahil mahaba yung pila. Ano kaya to? Ah, Manny Pancake. Hindi ko lang alam kung meron pang branch dito. Pero siguro try namin kung meron kang makita na medyo hindi ganun kahaba yung pila. Ayan tayo guys. Lakad-lakad na tayo. Tingnan natin kung saan kami mag-deliver. Kinakausap kami ni ate kaso we can understand her. Sorry po. Pero ito guys yung itsura kapag mag-water tour. Or water ferry tour. So ayun sila. Picture-picture lang sila. So ayan, nandito na tayo sa mga very famous landmark. Kung saan maraming usually nakikita-kita talaga. Yeah. Siyempre, dami pa rin tao. Pero ano na guys, bakit wala pa rin ako nakikitang guwapo talaga? Aside from kay kuya kanina doon sa may shoe store. Wala na. Ang sad naman. Labas naman kayo dyan guys. Okay, so nandito na tayo ngayon sa K11. Siyempre, very famous siya. K11 pa ba? Pero, ayun, it's glad to be back. Kasi again, 10 years ago, I was here already. Brings back memories and I'm glad na after a decade, siya pa rin yung kasama ko guys. Ayan guys, so yun namin kinaya. Nag-5K sama kami kasi ito yung nakita namin na nearest. So pahinga muna kami, then after that, lakad-lakad. For the food, I had a bacon cheeseburger and then water. Yung bacon cheeseburger is 110 each KD. And then yung bottled water is 20. So all in all, 130 each KD. So parang roughly nasa 700 to 800. Pwede na rin. Okay guys, so tapos na kami kumain. Now is, andito lang kami sa Manus Museum. Since andito na kami, tinitingin na lang rin. Ikot-ikot lang. Just to check kung ano meron. Kaso, sabagay, most of the stores are closed na kasi anong oras na. Pero since andito na tayo, tumutin na rin natin siya. So ayan, done na kami guys for the day. Done na rin mag-picture-picture. So, uwi na tayo sa hotel. And then, NTR na rin tayo. So guys, same route lang tayo. Chuen 1 line, tapos Island line. And then, ayun. And then, Wan Chai. Tapos, lakad na lang onte, hotel na. Ang katay talaga nitong coat guys. Sinigan na to, susuotin na ulit. Bagong laban pa naman to, pero ewan ko, siguro yung fabric sa likod, lalo na yung samit, ang kate niya. So, I'm just really wearing it kasi ayoko na siyang dalin. Pero yun, never again. Then guys, curious lang ako na kailang steps na ako for today, kakalakad namin. So far, 19,000 steps na tayo just for today. Amazing. Ayan, so done na kami for the day guys. We're gonna call it a night. And then for tomorrow, after breakfast, gym, and then we go to Ocean Park. So, I'm very excited for that one kasi nga, when we first went to Hong Kong 10 years ago, nag-Disneyland kami. So, Ocean Park is yung hindi namin napuntahan. So, I'm very, very, very excited for that one. See you guys tomorrow!